Son localhost, and enter. Then, kung makikita nyo, may mga folder tayo dyan. Yan. So, may ginawa akong folder dyan. Ang pangalan is practice. So, dito tayo magsimula. So, i-click mo yung practice. Then, kung makikita nyo, yung directory niya is walang laman. O yung loob ng practice is walang laman. So, lalagyan natin ng laman yan. So, ang gagawin nyo, i-open nyo yung Sublime nyo. Then, File. Click nyo yung File. Open Folder. Then, i-locate nyo yung SAMP. HDocs, then kung saan nakalagay yung folder na paggagawan mo ng system or program. So, click yung itong practice. Huwag yung double click kasi mag-open yan. Pumunta siya sa ibang folder, sa loob ng practice. I-click mo lang yung practice, then select folder. And then, kung mapapansin nyo, meron na tayong pagpaprograman na naka-embed yung folder nyo na practice. So, nakikita nyo po ba? Yes, sir. Good. So, ang gagawin nyo is mag-create ng number one na pinakagagawin nyo. Ah. Number one na pinakagagawa nyo, gagawin nyo is mag-create ng connection. So, alam nyo naman na siguro yung connection. Yung connection, yun yung nagsisilbing tulay from your system into the database. Pag may gusto kang i-add sa database, ang magsisilbing tulay doon is connection, update and delete. Magsisilbing tulay doon is connection. Kahit gaano kaganda yung system mo, kung wala kang connection, no? Siyempre, hindi ka makakonnect sa database, useless yan. So, ang gagawin natin, create tayo. So, new file, automatic, lahat ng PHP file is merong .php sa dulo. May extension siya na .php. So, right-click tayo dito sa practice, sa folder. And then new file. And makita nyo meron siya nag-create dito na bago, untitled, and Control S, save nyo, or file, save, or Control S, makikita nyo kaya alam niya. Then pangalanan natin ng connection.php. So meron na tayong file ng connection. Ang next na gagawin natin is gumawa ng connection. So, bibigyan ko sa inyo ito mamaya, itong notes na ito. So, i-copy paste natin itong connection dito. Ang parang technique niya sa programming, hindi mo na parang kailangan alamin lahat dito sa programming yung bawat parte. Example, ano bang ibig sabihin itong PDO? Ano ba yung sabihin itong set attribute? Ano ba yung sabihin itong ATR mode na yan? Tsaka ito exemption. Now, hindi mo na kailangan alamin yan. Eh kung gusto mo alamin, edi why not na i-self-study mo? Pero for me, hindi ko na kailangan alamin yan kasi basta gumagana ang connection natin is okay na. So, i-copy paste kasi pag nagpo-program ako, ang ginagawa ko lang is kina-copy paste ko lang yung connection ko sa kabila. Nagpapalitan ko yung pangalan ng database, ng connection ko para sa magko-connect sa ibang database. And then pag mag-add ako, yung nakaraang program ko na add, kasi gumagana naman yun, ano naman yun, functional naman yun, or tinatawag ito working naman, ikina-copy paste ko na lang yung add, ikakopy ko doon sa isang system. Then ipipaste ko sa ginagawa kong system ngayon and then papalitan ko na lang yung mga variable kasi working naman siya. Ganun yung technique ko sa pagpo-program. Pero depende sa inyo, sari-sari din tayong estilo dyan. Kung paano may technique nyo. Kung gusto nyo, type nyo isa-isa, ganyan-ganyan. Siyempre, pampatagal yun. But if na meron ka namang mas madaling way para makopy yun and mapaste yun, then palitan mo na lang lahat ng variable. And then, database, ito ang pinakamalaga. Ayan. Database. Then pagka ina-upload nyo to sa hosting, example, pag mag-upload kayo sa hosting ng sa Hostgator, naka-subscribe kayo, example, magbibigay ka ng password yan at sariling username. So, nakadepende sa system ng hosting yan. Pero dito, sa localhost, dito sa may SQL natin, sa SAM, meron siyang default username and default password. At syempre, host.
Default yan kahit nasa hostinger ka, local host talaga. So, username, root, default yan. Password is blanco, default yan. So, database, o pangalan database natin na gagawin natin. So, before tayo mag-create ng connection, mag-create muna tayo ng database natin. So, paano ba pumunta dun sa database, sa may server natin? Or kung paano mag-create, pumunta ka sa localhost slash php myadmin. And then, enter. Basta siguraduhin mo naka-open yung SAP mo. Pag di naka-open yan, di ka pumunta dito. Then, i-click nyo yung new. Yan. I-click nyo itong new. And then, ang pangalan ng database natin is practice area. So, kahit big letter mo lahat yan, automatic mag-small letter yan. So, mas maganda, mas preferred na lang na i-small letter mo lahat para hindi tayo magkaroon ng error. So, practice area. Pangalan na ano natin ng database natin. So, click nyo yung create. I-click nyo itong create. Yan. And then, so meron ka na, kung mapapansin mo dito, meron ka ng database. So, before tayo mag-create ng table, i-double check muna natin kung yung connection ba natin is nag-work. So, i-try natin, i-refresh to para lumabas yung bagong file na ginawa nating connection. So, yan. Pag-refresh mo, meron dito. I-click mo yan. Yan. So, meron siya sinasabi, unknown database, name of your database. So, ang gagawin natin dyan, sabi kasi dito try and semicolon. Sabihin itong try. So, from the word, subukan niya. And pag nag-success yan, automatic, lagyan natin ang echo muna dito para sign or malalaman natin kung success ba yung database natin. So, echo connection successfully. Yan. So, alam nyo naman siguro yung echo, mga ganyan? Yes or no? Yes, sir. Good. Yes, sir. Alam nyo siguro yung echo. Sabihin ng echo sa C++, C out. Ang ibig sabihin naman sa Visual Basic, message box. So, alam nyo naman siguro yan. Ang ano yan, ang syntax yan is echo. Nagsisilbing message box yan. So, mas maiksi na yan. Posible hindi nyo pa alam. Then, lagyan mo ng dalawang quote na ganyan. Then, yung sa loob ng quote na ito, is babasahin niya. Then, wag nyo makalimutan sa lahat ng programming is may semi-volume. Karamihan. So, itry natin palitan tong name of your database. So, meron tayong name of database na AST. So, ayaw pa rin. Unknown database. Then, subukan natin ilagay ito dito sa baba. Yan. Connection. Not successfully. Sabi natin. Refresh natin. So, meron siya sinasabi dito. Connection. Kung makikita nyo, yan. Zoom ko muna. Not successfully. Yan. So, isabihin, hindi nag-successful yung connection natin. Error pa rin. Bakit? Kasi yung database natin, wala siyang kapareho o dito sa database na listahan natin. If in case na ilagay ko itong pointing dito, mag-success yan. So, connection successfully and yung error, wala na. And then, syempre, dito tayo sa practice area, na database, hindi naman tayo sa voting magpa-practice. So, ang gagawa natin ng system is yung practice area. Pangalan ng database. So, refresh or control S mo and refresh mo to. Yan. And connection successfully. Control R yung refresh or click nyo to or right click and reload. So, kung connection successfully, pwede mo nang i-delete yan kasi pampagulong sa program mo yan na mag-display sa taas eh. Control S, and next ang gagawin natin, so i-refresh ko kayo patungkol sa add, update, delete. So, right click, and new file ulit. Total, ang gagawin natin ngayon is mag-create tayo ng add. So, paano mag-create ng add? So, right click, new file,
And control S mo ulit. Pag may lumabas ang title, sabihin hindi pa nakasave yan. Then, lagyan natin ng add.php. Itong pinakaunang ituturo sa inyong at is tawag dito. Wala pa tong form. So, direct muna tayo. So, meron akong dito na ito, add.php. So, i-copy paste natin yan. Uulitin ko sa inyo. Yung pagpo-program, hindi mo kailangan alamin yung bawat parte. So, ano ba sabihin itong prepare? Ano sabihin itong array? Ano sabihin itong execute? No. Kung working na siya sa add at nasubukan mo na at talagang nag-add sa database, why not na i-copy-paste mo na lang at palitan mo na lang yung variable na kailangan. So, try natin refresh. So, yan. E, wala na yung connection kasi i-delete na natin yan. And sa add, before tayo mag-add, let's create muna ng table or column sa practice area. So, click mo itong practice area, then may lalabas dyan. Sasabihin niya, create a table, number of column. So, try natin mag-create ng TBL account. Yan. So, meron na tayong TBL account. Ibig sabihin yan, depende sa inyo kung paano nyo i-interpret yan. So, para sa akin, yung account, from the word account. Ito yung table account. So, eh, pwede naman account lang. Kaya kung naglagay ng table, then may comma, ay may ano dyan, may underscore. Ito, at mayroong underscore dyan. Parang style ko yan sa paggagawa ng table para mas maganda sa mata ko. And pag maglalagay ako sa mga query ko, sa add, update, delete, is mas madali ko tandaan. Or pwede naman, depende talaga sa estilo nyo, sa estilo yan. Eh, pwede naman ganyan. TBL account. Ayan. O pwede rin account. Para sa akin kasi TBL account is ganyan. Is wala siyang kapareho. Hindi siya reserved word. So, go tayo. So, ang gagawin natin is mag-create tayo ng account ID. Sa tuwing ang isang ano dito, ang isa sa para sa akin, yung isa sa technique para sa akin na sa tuwing maggagawa kayo ng table, example, TBL stack or TBL stack in or stack out, basta ganun. Ang ginagawa ko sa una, ikinakopy ko tong pangalan ng table ko. Hindi yung buo ah. Yung pinangalan ko sa table ko na TBL account, then yung account yung ikakopy ko. Then kung TBL stack yan, ikakopy ko dyan yung stack. Diba? So, ikakopy ko lang itong TBL account, then ipipaste ko dito, then lalagyan ko na underscore and ID. So, para meron siyang, parang meron siyang marka o meron siyang representative na variable niya. So, kaya ang ginawa ko is account ID. Okay naman na user ID lagay mo dyan, pero depende sa kung hindi ka malilito. Pero para sa akin, para mas madali tandaan, account, tapos underscore and ID. So, depende si estilo mo. Kung gusto mo, account tapos yung ID, ano, lalakihan mo. Depende sa inyo yan. So, para sa akin, account, underscore, ID. And then sa account, ano bang meron sa account? Yung sa basic muna tayo. Example, account sa Facebook. Ano ba hinihingi ni Facebook? Pagkano? Wala. User and password. Username and password. So, try natin maglagay ng username yan, and password. Automatic, pag maglagay itong part, maliban sa date, timestamp, time, etc. is ang gagawin mo dito is varchar. Bakit varchar? Alam nyo naman siguro yung varchar. Either number, symbol, and character, eh pwede yan sa varchar. So, varchar. And ang default na nilalagay ko dito is 100. Maliban na lang paggagawa kayo ng system na example, yung system na examination system. Ipagawa examination system, hindi naman pwede 100 yung length ng question niya. So, ang ginagawa ko pagka gumagawa ko ng examination system is 500 or 1,000 para sure.
sure. Pero sa akin, pag username, password, normal, o first name, last name, mga ganyan, 100 lang yung default ko. Hindi naman siguro aabot yung pangalan mo ng 100 naman na link. Imposible yun. So, imposible din yung, example, meron akong pangalan na times 10 na dyan, dyan. Patawagin mo ako times 10 din, di ba? So, hindi. Kaya ang gagawin natin is, de-default ko lang sa 100, then nakaparchar siya. Either number, character, symbol, etc. Pwede yan. So, ang next na gagawin natin, syempre, is kada user is my anong meron sa kada user? Meron silang email, sir. Meron silang email. Sige, lagay natin email. And, syempre, isa sa pinakamala, guys. Kung mag-add ka ng column dito, ah. Yan. Zoom ko na nga lang. Yan, dito. Itong part na yan. Kung mag-add ka ng column. Pag pinilik mo yung go, example, mag-add ka ng isang column, nagkulang ka. I-click mo lang yung go. Then, automatic, may mag-add. Then, kung gusto mo tanggalin yan, huwag mo na pilapan. Automatic sa dito sa may sa SAMP natin, sa PHP may admin natin, automatic pag di ko pinilapan yan is matatanggal na yan. So kahit i-blanko mo na yan, itong sa baba, hindi na masasama sa pag-create na natin yan. And itong account ID, kahit hindi mo nalagyan ng link yan, then i-click mo itong auto-increment. Importante ito, kada ID, kada table mo is lalagyan mo ng auto-increment. Mahalaga yan. Alam nyo naman siguro yung auto-increment. From the word auto-increment, from the one, pag naragdagan ng isang data, magiging 2. Naragdagan ng isang data, magiging 3. Hanggang sa dumating sa dulo. Malalaman dulo yun eh. And password, then varchar. Siyempre, email ad. Varchar pa rin. Wala namang email na nakasulat dyan eh. So, varchar. Alangan i-integer mo yan, hindi naman pwede number ang email. 123@123.123. Yan po ito yun. So, varchar. And then, sa mga user, is meron tayong tinatawag na iba't ibang role. Meron tayong admin. Meron tayong staff. Or depende sa nasasakupan ng system mo. So, lagyan natin siya ng role. Or account type. Pero mas maganda ng role para mas madaling maalala. And then, varchar siya, syempre, maaaring ang role niya is admin, maaaring assistant, etc. So, 100 pa din default. And then, after nyan, pagka alam mong sakto na yan, pag alam mong okay na, at wala ka na idadagdag, if in case may dagdag ka naman at na-save mo naman to, pwede ka lang mag-add eh. So, i-save mo na natin. So, para sa akin, okay na. And then, meron na tayong email account sa loob ng practice area. So, paano ba makikita pag da-close? Pag kakapasok mo lang sa PHP admin. Example, kakapasok mo lang dito. So, punta ulit tayo local page sa PHP admin. Yan. So, punta tayo dyan, local PHP admin, yan. So, paano ba makikita yung laman nitong practice area? I-click mo lang yung pangalan ng database mo. Yung gusto mo makita ng table ng database mo. So, click mo lang yan, and then automatic mag-drag down yan. And then, makikita mo dyan, may table account ka na. Yan, kung gusto mo tanggalin, drop mo. Kung gusto mo makita yung laman, yung listahan dito, kasi dito yung pupunta eh. Dito, yan, sa baba dito. So, pababa na pababa. If in case na gusto mo padagdagan yung TBL account mo, punta kang structure. I-click mo itong TBL account mo, then structure. Then kung makikita mo, nandito yung mga table mo, then makikita mo dito sa baba, add one column or kahit ilang column kung anong gusto mo. After, sabihin, sa susunod dyan sa role, pag kinilik mo naman itong username, after username, susunod sa username, dito siya mag-create. So, magiging number 3 siya. Yung password naman, magiging number 4. And click mo lang yung go. So, ang next na gagawin natin, total, meron na tayong table. Subukan natin mag-add ng data.
from our system into the database. So, kung manual na mag-add ka dyan, dito sa mismo database, i-click mo lang itong insert. Then, pwede. Ito, kahit hindi mo nalagyan ng value yan, kasi auto-increment yan. Username, pwede mo lagyan ng username. Kung nangyari, username ko is Lloyd. Password ko is 1234. Ang email ko is inay@gmail.com. Ang role ko is admin. Ayan yung manual na tinatawag natin. Ito ang manual na tinatawag natin. Kung gusto mo naman update, click mo itong update, then bahala ka na dyan. Common sense na lang to. Ito. And punta ka sa browse, kung makikita mo, meron na tayong isang data dito. Diba? So, ang gagawin natin is i-create muna natin ito, then mag-create tayo ng data from our system into database. So, paano na? Paano na yung gagawin natin? So, i-copy-paste muna natin ito. Ito. Bibigay ko sa inyo ito. Meron tong connection. Kung paano gumawa ng connection, copy-paste. Then, palitan muna yung connection. Meron tayong add. So, sa add, papalitan ko sa inyo kung paano ba mag-add. Ayan. So, paste mo yan. So, wag na wag mong kakalimutan. Number one. Ito lagyan dito sa taas. Wag na wag mong kakalimutan na. Kasi, kung ganyan lang yan, kung itong part na to is ganitong code lang yan, saan papasok yung data mo? Saan papasok yung data mo? Kung wala kang connection na ilalagay dyan, di ba? So, ang gagawin mo, syempre, gagawa ka ng connection kasama yung add.php. Kasi pagka example, so meron tayong table account muna. Yan. So, ang papalitan nyo lang, tandaan nyo, pag meron kayo nito, copy paste nyo, then papalitan nyo lang yung pangalan ng table nyo kung saan mo gusto insert. Insert into. So, common sense. Gagamit kayo ng common sense. Insert into. So, saan mo insert? Sabi niya, insert mo sa. Diba? So, meron tayong TBL account. TBL account. Generate. And then, meron tayong, ano pang meron tayo dyan? Na generate. Sabi table natin. TBL account. Username, password, email, sir. Username, password. Ito, pinakaunang yung gagawin, ha. Isa pala sa technique yan is ibaba mo tong values. Sabi niya, yung mga value. And then, pagpantayin mo to. Yan. O kaya, ang ibaba mo dito is ito, pagkatapos ng values. Then, pagpantayin mo. Yan. And then, sa tuwing gagawa ka ng example, ganyan lang yan. Yan. So, isang code, isang program lang, isang table lang yan, di ba? So, sa TBL account, sabi niya, i-insert ko daw sa TBL account yung insert ko yung username. So, number one, username. So, fname niya kanina, di ba? O sabi natin, blank. Blanko. Yan. Yan, blanko. Yan. So, yung blanko, papalitan mo ng username. Then, i-copy-paste mo lang yan. Copy. I-double-click mo lang. Double-click. Copy. Then, i-paste mo dito. I-paste mo rin dito. And, i-paste mo rin dito. Diba? So, dito sa part na to, is magmamanual muna tayo. Kaya, huwag muna natin pilapan yan. I-question mark muna natin yan. And then, meron pa tayong password. I-copy-paste. I-copy mo lang yan. And comma, or comma, and paste. Then ito, copy mo rin yan. Comma, and space, and paste. Siyempre, kailangan pantay ulit sila para hindi kayo malito. Maglagay ka ng space dito. Yan, so pantay na sila. Oo, pa kayo naman yung AS mo. And then, i-copy mo rin to. Then comma ulit. Then enter. Siyempre, para mas maganda tignan. Although pwede siya dito, pero mas maganda tignan pagka dito sa baba. Diba? So, comma and paste.
So titingnan mabuti sa tuwing last is wala na siyang comma. So dito sa pangalawa meron tayong password. So copy lang natin 'yan. So meron tayong password. Next gagawin, the same lang rin. Meron tayong email ad. So i-copy natin muna 'yan para hindi tayo malito. Copy natin 'yan. Lagyan ulit natin ng comma then sa last wala nang comma. Comma. Then maglagay ng spacing diyan para magpantay sila para hindi ka malito ha. Ang gawin natin, ano na 'yon? Ano nang value 'yon? Email ad, email. Yan, email. And next gawin natin is role. Yan. Paste natin. Yan. And role. Then mag-copy paste ka rin dito, comma mo rin sa last, wala na. Palitan natin ng role. So try natin pumunta doon sa localhost. So meron tayong connection, successful to. Then palitan natin to ng add.php kasi ayun yung pangalan ng PHP file natin. Add.php. So yan, meron pa rin siyang error. Hinahanap niya, number one ha. Hinahanap niya si connect. Diba? Unidentified variable connect. Ibig sabihin, wala pa siyang connection sa loob na to. So, paano ba maglagay ng connection? Maybe pwede mo i-copy-paste yan. Ito. Number one, pag magka-copy-paste kayo, ha, hindi ganyan ha. Hindi pwede dalawang PHP na magkasunod. Then may PHP bigla dito. Then merong ganito ulit dito. Hindi niya nababasahin to. Babasahin niya man yan. Pag nirefresh ko to, is meron pa rin error. So, save, then refresh. Meron pa rin error. Ang gagawin niyo pa magka-copy-paste kayo, then pag may PHP na dyan, na syntax, is, ang ika-copy-paste mo na lang dito, issue na sa loob na syntax. Maybe pwede kang mag-copy-paste ng connection dito para maging okay. Diba? Pero mas maganda, ang recommend ko sa inyo, ang i-recommend ko sa inyo is mag-ganito na lang kayo, include. So, ano ba include? Yung pampaiksi ng program natin yan para hindi masyadong magulo. Ang sabi niya, where your connection or PHP file located? So, saan ba nakalocate yung PHP natin? So, sa mismong folder. Pag sa mismong folder at pareho, ang gagawin natin dyan is gagayain natin yung pangalan. Connection.php. Imaginary natin, ibig sabihin yan, in-include natin si PHP sa code natin. So, ibig sabihin yan, i-imagine natin, ganyan yung itsura niya. Yan, ganyan mismo ang itsura niya. Ayan, kaso pinaiksi nga lang natin, in-include na lang natin para mas maiksing coding. Kaya ganyan. Kung sakaling may folder ka dito na, example, connection, ang pangalan ng folder mo, o connection folder, then, nasa loob yung isang connection mo. Example, meron ka pang connection dito, connection.php. Yan, example lang ha. Then meron ka dito kung mapapansin nyo, may connection folder yan, connection.php. Para malocate mo tong connection.php sa loob ng connection folder, gagawin mo, sulat mo yung folder muna kung saan mo ilalocate. Connection folder, and then, connection folder and slash then connection.php. Kumbaga naglo-locate ka lang ng sum. htdocs and yung pangalan ng ano mo. So para nagdadanong ka lang. So yung database naman natin is nasa labas, nasa mismong pares sa folder kaya connection.php ang gagawin natin. So delete natin doon para di magulo. So nawawala-wala ba yung connection ko? Yes, sir. Yes, sir, pero nasundan naman, hindi. Nasundan naman, sir. So, goods. So, itong include, ulitin ko, itong include is parang in-include niya. So, from the word include, parang sinama niya dito sa code na to. Ganito yan. Yan. Pero yan yung imaginary natin, pero ganyan talaga kakalakasan. Para mas maiksi ang code, ganyan ginawa natin. Hashtag include connection. At PHP. So, meron na tayong connection, meron na simple tulay papunta sa database kung mag-add tayo. So, sabi dito, total meron ka lang ganito, if execute, sabihin niyan, if success daw yung execute mo is mag-data save.
Else, pag di success, sabihin, baka may error, etc. Or mayroon kang mali sa coding mo, data not saved. So, ano ba yung isi-save niya? Total, wala pa tayo naghahawak sa variable. Ang save niya is question mark. So, try natin pumunta sa database natin kasi nirefresh natin. So, meron na tayo. Data. So, meron na tayong data dito. So, try natin i-delete ulit. Then, try natin siyang i-delete ulit. And then, palitan natin ito ng pangalan. Itong username. So, username ko is Jan Lloyd. Kunyari, password ko is... Kung mapapansin nyo, tignan nyo. Dito, sa part na to, dito yung magsisilbing value niya. Kung anong value ba ilalagay mo sa username, password, email, and role. And then, try natin palitan. So, Jan Lloyd. Then, password mo nyari, 1234. Email at ko, noynay@gmail.com. And ang role ko is admin kunyari sa system. Then, try mo i-save. File, save, or control S. Pag IT, automatic. Palaging ginagamit ang control S. And then, try mo i-refresh to. Itong add. So, i-refresh natin. So, data save ulit. Sinabi niya. And then, punta ka ulit sa may ano mo, TBL account. Subukan mo rin i-refresh or i-click mo na lang itong TBL account. Pagka-click mo, automatic, meron na tayong data. Gets. So, ulitin ko, ito mag-hold kung anong value niya dito. Sa tuwing maglalagay tayo ng another table, copy-paste lang. Kung mag-add tayo, i-copy mo lang to kung ano pa ng table mo. Kunyari, meron kang table na table stack. Then, papalitan mo to ng name of stack. Then, i-copy-paste mo lang itong pinakauna. Kailangan, sunod-sunod yan. Kung ano yung nasa una dito, hindi nasa una dito. Kung ano yung pangalawa dito, yun din yung sa pangalawa dito. Sunod-sunod yan. Kunyari, i-copy-paste mo, meron tayong name stack. I-copy mo lang yan, i-paste mo dito, i-paste mo dito. Then, yung pangalan ng o yung value ng name of stack mo. So, balik tayo sa dati. So, pag nirefresh ulit natin to, yan, lang, meron tayong error. Ito, papalitan natin ng TBL account kasi pinalitan pa natin ng stack kanina. So, try natin i-refresh. So, data save ulit. Then, check ulit natin. Then, check ulit natin kung mapapansin nyo. Meron ulit tayo panibago. I-refresh ulit natin siya. So, pag i-refresh mo yan, o click mo itong table account, meron na naman tayo bago. So, isipin, successful yung ad natin. So, i-delete muna natin yan. Ang next na gagawin natin is mag-a-add tayo sa pamamagitan ng isang variable. Alam nyo naman siguro yung variable. Third year na kayo? Yes, sir. Good. Itong mga value dyan is papalitan natin ng variable. Example, paano ba yung variable dito? Maglalagay ka muna ng dollar sign. And then, sasabihin mo na lang, username is equal to Jan Lloyd. Then, lagyan mo ng semicolon. Then, copy-paste. Copy-paste lang ang pagpaprogram. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi, ika-copy-paste mo yung mismong system, ha. Ika-copy-paste mo yung code. And then, wala ka lang kung gagawin mo doon. And password. Password ko, 1234. Yari, email ko is, copy-paste ko na ito, kaya tawag lang type. So, ang role ko naman is admin. Yan. And then, ang gagawin natin siya, ang gagawin natin dyan, eh total, meron naman na tayong variable na humahawak sa mga values. Papalitan na natin to. So, palitan natin ang ganyan. Tanggalin natin tong dalawang code. And, i-copy-paste natin to hanggang sa dollar sign. Wala na naman ako ng signal. So, ulitin ko. Mga hindi yung nasundan sa parting to. Username.
kung maglalagay tayo isang variable, lagyan natin ng dollar sign and username and equal. Then, quote, sabi ng quote, yung sinasabi sa inyo, parang nasa echo, anong value? So, ang value ng username natin is John Lloyd. Yan. Semicolon, then copy-paste mo yan. Copy mo yan, then paste mo dito kasi papalitan mo ng password. 234. Then paste mo ulit. Sa email naman tayo. Ano ba email natin? noinay@gmail.com. Next, paste. Yung role naman natin. Role ko is admin. So, meron na tayong humahawak sa mga value na ito. And meron na tayong variable na humahawak nga sa value na ito. Ulitin ko. And next na moves natin dyan. So, papalitan na natin itong mga to. Yan. From code to code, papalitan na natin. E total, meron naman na tayong variable. So, i-copy-paste natin to from dollar sign hanggang sa dulo ng variable. So, i-delete natin to code to code. So, sa username, meron tayong username. Yan. Password naman. Yan. May email naman tayo. Yan. May role naman tayo. Yan. So, wag yung kakalimutan yung comma. Yan. Diyan madalas nalilito o nagkakamali yung program, yung mga programmer. Diyan tumatagal ng 24 hours na yung problema mo pagdating sa pagpaprogram. Pero ang kulang lang pala, isang comma, isang dot, isang semicolon. Lahat pinalitan mo na pero parang mayroon pa rin kulang, mayroon pa rin error. So dito yan, madalas. Yung mga yan. So meron na tayong tagawak. So, try natin i-refresh. Refresh natin kung sasabihin niya data save or not. So, data save pa rin. And then, punta tayo table account. Then, kung mapapansin nyo, meron na tayong panibagong data. So, sabihin, si username is equal to John Lloyd. So, pinunta mo siya dito, si username. So, sabihin yan, ibig sabihin yan, si username na from your table account is equivalent to username dito na may table. Actually, pwede mo naman lagyan ng username 111 sa dulo yan. Then, lagyan mo rin ng 1111 yan. Kaya ko lang ginawa na pare-pareho para kasi sa akin, yung isa sa technique dyan is gusto ko pareho to. Yan, yung pinakauna. Itong apat na to, pareho sa variable na ipapasok ko. Para hindi ako malito. Then si password, kung mapapansin nyo, pareho din. Oh. Email, pareho din. Then role, pareho din. Kung mapapansin nyo. Yun yung isa sa technique sa pagpaprogram para hindi ka malito. Kailangan yung variable na ipapasok mo sa insert is pareho. So try natin palitan ng ano bang pangalan pwede natin yan dyan. Piljan. So, try natin palitan ng Piljan. Piljan. Then, password niya is 12345. Ang email mo is Angel. Garjan. Angel. angel@gmail.com. Ang role mo is user. Sabihin, normal user ka lang or staff. Then, try mo i-save. File, save or control S. And then, balik ka dito. Refresh mo. Reload mo, then data save pa rin sinabi, balik ka dito, then click po itong table account para mag-refresh. And then, may pumasok na palibagong data from our system. Pin dyan 12344 kasi 12344 nakasulat dito. And then, angel@gmail.com. So, gets. Gets? Yes, sir. Okay. Isa lang yata nakaka-gets, step by step na yon, parang bumalik kayo sa panibagong pagtuturo. So, kung na-gets nyo na itong add na to, uulitin ko ah, para hindi kayo malito, kailangan pare-pareho yan. Username dito, pareho yan, yung pinakauna. Ang pangalawa naman, pareho dito. Dito madalas nagkakatalo tayo mga programmer, dito sa comma, and dito, okay, dito sa code. Kaya tandaan nyo lang, ito yung magka-copy-paste kayo, dito lang. Hindi ka lalagpas dito.
Diba? So, palitan natin, so dagdagan natin ng status. So, paano mo magdagdag ng table? Yan, status. I-click mo itong structure. Then, click mo itong go. Kasi nag-add ka ng one column after roll. After roll. So, status. Then, bar chair ulit. Then, 100. Save. At punta ka ulit sa pros mo. Kung mapapansin nyo, may status sa dito sa dulo. Meron na tayo na-create na status. So, tanong ko lang kung meron bang nag-ano sa inyo. Meron bang parang grounded? Meron bang grounded na ano naririnig kayo? Wala. Wala. Nawala. Busy, sir. Nawala ulit tayo internet. So, tuturuan ko ulit kayo. Ay, turuan ko ulit kayo. So, yung sinabi ko kanina, ulitin ko ulit. So, total na wala kasi tayo ng ano eh. Ay, mahina yung signal ko. Pero klaro naman yung boses ko. Pag, yes, sir. Pag hindi na DDC. So, good. And, mag-create tayo. So, i-delete ulit natin itong status. Hindi yata nasundan. So, create tayo ulit ng panibagong table na, or panibagong column ng table. So, sabi dyan, add one column after roll. Diba? So, click mo yung go. Status. Para saan yung status? So, status is pang-recognize natin kung naka-block ba siya sa mismo system or hindi. So, bar char, 100. And then, kung mapapansin nyo, sa structure, meron na tayong status. Then, pag nag-browse tayo, meron na tayong status sa dulo. Diba? And then, ang next na gagawin natin, total, meron tayong status is magdagdag ulit tayo dito. I-copy-paste mo lang to, copy-paste. Then, palitan mo na status to, itong variable mo. Then, status natin is active. Ang ano natin, active 7, naka-activate pa rin siya. Then, mag-copy-paste ulit tayo dito, Tandaan nyo, hanggang dito lang, quote-to-quote lang yung kaka-copy-paste nyo. Then, lagyan nyo na lang ng comma para hindi kayo malito. Then, copy-paste rin to. Then, lagyan nyo ng comma. Then, paste. Then, para magpantay sila, syempre, lagyan mo ng spacing dito. Hindi na magkakaroon ng error yan kasi hindi yung binabasa yung white spacing. So, dito sa role, meron ulit tayo panibagong column ng table. Copy natin ulit to. Then, comma. Enter para bumaba, para mas maganda tignan. And paste. And then, itong rule na to, yung nasa dulo, hindi kasi pwede magkapareho ng dalawa. So, may panibago tayong variable. So, palitan natin ng status. So, number one ang gagawin nyo is i-copy paste nyo to para hindi magkaroon ng error pagdating dito. So, copy, paste mo sa dulo. Total sa dulo siya. And yan. So, pag ni-refresh natin yan, meron tayong value na field dyan, 1, 2, 3, 4, 5 na lang, and angel@gmail.com, staff, and active yung status niya. Then, try natin na-refresh. Reload. And then, punta tayo dito sa table, account. I-click mo rin ulit. Diba? Meron pa rin tayong dalawa. Pero pag i-click mo itong table account para mag-refresh, is tatlo na. So, meron tayong hindi ko pala na-save. So, nakalimutan ko. I-file save muna natin. File save. Then, delete ulit natin to lahat. Ayan. So, try natin refresh. Reload. Then, punta tayo dito. Refresh natin to table account. Then, kung mapapansin nyo, meron tayong field dyan na username, password, 12345, email, at angel@gmail.com, staff, and active. So, next na gagawin natin dyan, total meron na tayong insert, alam na nating mag-add. So, mas madaling salita, crude. Na isabihin ng crude is add, update, delete. Meron na tayong alam doon na add. So, next na gagawin natin is mag-add tayo gamit ang form. So, mag-add tayo gamit ang form. So, new file, form. Sulat natin, form.php. So, alam niyo naman siguro gumawa ng form. Meron ako ditong form na ibibigay sa inyo. Yan, dito sa baba. Yan, form. So, i-copy-paste nyo lang yan. And then, balik kayo dito sa coding nyo, sa form nyo, then i-paste nyo.
So, ang mangyayari dyan, so, meron tayong first name, last name, middle name. Hindi naman yan yung kailangan natin. Ang kailangan natin is username, password. So, para hindi kayo malito, paghiwalay nyo ng ganyan. Yan. Para hindi kayo malito, password. At meron tayong, ano pa? Ano pang meron tayo? Email. Meron tayong role. And meron tayong status. So, role and status. So, ang next na gagawin nyo dyan is papalitan nyo yung pangalan ng input name nyo. Kasi ang pangalan nitong input na to, itong banda sa level sa baba ng username is fname. So, ano ba yung pangalan sa database nyo ng username dito sa baba? Ang pangalan ng database nyo, ang technique dyan is i-copy mo lang yan, then paste. Susunod, sa password naman tayo, i-copy mo lang yan, then paste. So, alam nyo siguro mag-copy, Ctrl-C. Highlight, Ctrl-C, then i-paste mo dito. So, sa role naman tayo, highlight, copy, and paste mo dito. And sa status, copy, and paste mo dito. And then, try natin i-refresh or punta tayo, i-locate natin yung form. So, palitan na lang natin itong add ng form.php. So, meron tayong form.php. Then, go natin. Oh, mali. Local loss. Magyang ulang na-click. Local loss practice area. So, ayun yung folder natin. Then, slash, hanapin mo yung form.php. And, practice area. Mali. Practice lang pala yung pangalan ng folder natin. So, yan. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga form. Nakikita nyo po ba? Yes, sir. Si Phil, dyan lang talaga kausap ko. Isang tao. Maur, nakikita mo po ba? Wala. Yes. Nakikita? Opo. Opo. Yes, sir. Nakikita. Good. Gusto ko lang malakas na salita. Yes, sir. Nakikita. Sa mga interesado, go lang tayo. Sa mga hindi interested at ayaw matuto ng programming, ba't kayo nag-IT? Kasi no choice? Or talagang gusto nyo maging editor, programmer? Ang pinakamagandang takin dito is yung pagpo-program. Halos ang pinakamataas na salary dito is yung pagpo-program. Yung dito sa programming pagdating sa IT. Kung nakikita nyo yan, so, pag tinanggal ko to, i-refresh natin, wala nang table, submit na lang natin na kasi may submit pa siya dito. So, pinakita ko lang sa inyo, dahil sa code na to is meron na tayong form. Ang pangalan ng form na to is username. Pangalan naman itong form na to is password. Ito naman is email. Ito is role. Ito is status. Kasi hindi nyo pa alam. Step by step na tayo, hindi na to refresh. Parang bumalik ulit tayo sa una. Then, alam nyo naman siguro to, kinopy-paste nyo lang naman yon. Ang gagawin mo dyan is after mo makopy-paste, lagi mong tandaan pag may form sa una is may ending na form. Diba? So, method is pause. Ano ba yung sabihin ng pause? Ipapakita ko sa inyo. So, magkaba muna tayo ng isang file na makikita yung value. So, pause. Sabihin na natin, method value.php. So, palitan natin ng itong action niya is equal to method value.php. Ibig sabihin niyan, isasubmit niya yung laman nitong form kay method value.php. So, ang gagawin natin dyan is dapat nasa add.php yan. Kaya ko lang ipapakita sa inyo yung method value.php
Kaya ko lang niredirect dyan yung action para makita nyo kung anong pinagkaiba ng post at get. Kasi meron tayong dalawang tinatawag na method. Post and get. Re-refresh ko lang kayo. So, post. Pag sinubmit mo yan, sabi niya, pag kinilik mo yung submit, sabihin, automatic. So, common sense. Pag mag-fill up ka ng form, then ibibigay mo. So, ibig sabihin to, sinubmit mo. Common sense, pagka mayroon kayong exam at tapos mo na yung exam mo, automatic, ibibigay mo na yung exam mo. So, isinubmit mo na yung exam mo sa teacher mo. Kanino mo isasubmit? Kay teacher. Example, eto exam mo yan, na tapos mo na. Kanino mo isasubmit? Kay, anong action? Kay teacher. So, ito, isasubmit natin kay method.value.php sa pamamagitan ng post. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung post na yan. So, pag sinubmit mo yan, so, lalagyan natin ng value, ha? Lagyan natin 1, 2, 3, 4, 5. Submit. So, refresh muna pala natin. Nakalimutan refresh. Reload natin para magbago yung code dito. So, save mo to, then reload mo. Then, 1, 2, 3. 3, 4, 5, lagay din ang value. So, submit. Kung mapapansin nyo, yung taas is nagbago. Hindi na siya form.php. Ano na siya? Method.value.php. So, isabihin, nag-redirect siya doon. So, paano ba malalaman yung sinubmit mo? So, ang coding dyan is anong pangalan dito? $ underscore post and yan, hindi ko alam tawag dyan, and ang tawag dito, code. Pero before tayo maglalagay ng ganyan, siguraduhin nyo meron tayong PHP syntax. May PHP sa una and may and yung ending ng PHP. So ang gagawin natin is $ underscore post, kasi post ano tayo eh, post type ang gagawin natin. And yan, and code, and yung pangalan muna ng isang ano natin, isang form natin, yung isang pangalan ng input type natin. So username, i-copy paste natin to, ah, kasi ito yung pangalan eh. And paste, then lagyan mo sa may column. And i-refresh mo to. So, wala pa rin tayo makikita. Kasi, ang gagawin natin dyan, i-echo natin. So, echo. Sabihin ng echo is to display. Rating ko. I-refresh ko lang kayo. And then, paste. I paste, refresh. Reload. Or refresh. F5. Right click. Or reload. Alam nyo na siguro i-refresh to. Then, reload. Then, kung makikita nyo, yung value ng username natin is 1. 1 naman kasi nilagay natin sa pinakauna. So, ang natatandaan ko, ang value ng password natin is 2. So, i-copy paste mo lang yan. Wala ka lang gagawin dyan. Pag nagawa mo na isang part, i-copy paste mo na. So, paste. So, lagyan na. So, ang isang variable natin doon, pangalan ng name ng input box natin is password. Paste natin yan. So, refresh ulit natin, ha. I-click nyo lang to. Then, right-click, reload. So, kung mapapansin nyo, may 2. So, maalala ko, yung email ad natin is 3. Ang nilagay ko. Email ad. So, email ang pangalan dito. Email. Then, save, ha. Huwag nyo kakalimutan i-save. File, save, or Ctrl-S. So, try natin i-refresh ulit. So, kung mapapansin nyo, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, yung value ng form natin is pinaasa natin kay method value sa pamamagitan ng post. So, ano ba pinagkaiba ng get and post? So, papalitan naman natin to ng example kasi. Pag get kasi, yan, get, then pumunta ka sa inspect element, and then
Saan na dito titignan? Nag-gets po ba? O nawalan na naman tayo ng signal? Lag set. Nawalan siya. Okay, nawalan. Wala. Sige, so ulit tayo. Pero itong post, napaliwanag ko lang sa inyo to. O, ulitin ko. Yep. Yung ulitin get set. Yes sir, okay na po yan. Okay na to. So sa mga hindi pa okay, ulitin ko ha. Ulitin ko ha, sa mga hindi pa okay. Pagka post ang ilalagay mo dito, automatic, post din ang ilalagay mo dito. Pag get naman ang nilagay mo dito, si get ilalagay mo dito. Ano ba pinagkaiba ng post and get? Ha? Kasi ang pinagkaiba ng post and get, so back muna tayo, punta tayo sa ano natin, sa form. So ang pinagkaiba kasi ng get, ha? Is hindi to securable. Bakit yung sabing hindi secure? Kasi kailangan niyang, pag nilagay mo ng 1, 2, 3, refresh, i-save muna natin to, then refresh, 1, 2, 3, 4, 5, then submit. Then username, hanapin niya, ari ikaw, so palitan natin ang get tong username. So refresh natin. So yan, kasi get tayo din sa method, kaya get nilagay natin. So ano ba pinagkaya, pag in-inspect element mo yan, is... ay lalabas dito na ganito. Kung mapapansin nyo, hindi kasi pwede i-zoom tong parting to eh. So kung mapapansin nyo, pag kinilik ko tong part na to dito sa network, pag kinilik ko to at dinouble click ko, may lalabas na 1. Or pag kinilik ko yan, tapos kinilik ko tong preview, lalabas yung value ng 1. So ibig sabihin, pag naglagay pa tayo ng password, example, i-copy paste natin na kami yung password. Pag naglagay tayo ng password, ibig sabihin, pag nirefresh natin, then kinilik natin to, then preview. Sabihin, makikita yung password natin. Diba? Hindi siya naka-hide. What if post ang gawin mo? Tingnan mo ha, post. Then palitan din natin to ng post. Hindi get ang gagawin natin. So, pilapan ulit natin yung form. Refresh, kasi pilalitan natin ng post. 1, 1, 1, 1. Ay, 1, 2, 3, 4, 5. Submit. So, kung mapapansin nyo, pag kinilik nyo yan, nagpapakita pa rin, pero tignan mo yung dito sa may question mark, is wala na siyang yung question mark, ganyan-ganyan. So, gagamitan natin ng session token yan. Napag-aralan nyo naman yan. Kasi pagka-get ang ginawa natin, tignan nyo ha, kung mapapansin nyo ito, methodValue.php lang nakalagay. Pero pag ginet natin, refresh natin, back, 1, refresh, 1, 2, 3, 4, 5. Kung ginet natin, kung makikita nyo, meron na dyan, oh, username is equal to 1. Sabihin niya, although error dito, pero hayaan mo yan. Username is equal to 1, password is equal to 2. So, ang pinapalabas ko lang, hindi secure tong get. So, sa once na nag-submit tayo ng mga form, gagamit tayo ng post. So, recommended ko, post ang gagamitin natin. So, balik tayo sa form. So, ang gagawin natin, total na paliwanag ko na kung ano yung sabihin ng get and post. Basta, tandaan nyo, pag form, ang gagamitin nyo, gamitan nyo ng post. Huwag kayo gamit ng get. Unless na may iba kayong paggagamitan na rason. Pero gagamit kayo ng post tuwing mag-a-add kayo. So, sa action, sa min-action, saan siya pupunta? So, pupunta siya sa add. So, ito yung add natin ha. Ito yung add natin. And ito yung form natin. Sabi niya, total, alam naman na natin ipakita yung value nito ha. Ito. Sabihin nitong part na to, is username, kukunin niya yung value. O sinabmit niya yung value dito kay post and username. So, ang gagawin natin dyan, total, hindi na siya kay method value dediretso. Dediretso na siya sa add.php. Ang next na gagawin natin dyan is i-copy paste mo lang to. Ito ah. Ito yung kina-copy paste talaga dyan eh. Yan. And then, i-paste mo yan isa-isa. Yan. Tanggalin mo yan quote to quote. Basta yung semicolon. Huwag iiwan mo yan kasi kailangan sa dulo. So, ibig sabihin lang yan,
is sinabit mo dito yung value ng username, password, email, role, and status mo. So, paano mo nasabi? I-copy-paste mo lang ulit itong password, email, role, status, kasi yun yung pangalan ng form mo. Sa tuwing maglalagay kayo dito ng ano, ng variable, o sa tuwing mag-ano kayo ng database, yan, kailangan parehas na parehas sila ng name ng input box mo. And then, add naman, pag maglalagay ka ng post, ibig sabihin kasi yan, si variable username, ibig sabihin na makinig kayo ng mabuti, si variable username ay equal to dito. Yan. So, ano ba yung value nito? Example, ang value niyan na sinubmit dito is 1. So, ibig sabihin, si username is equal to 1. And sa password naman, si password is equal to 2. Yun ang ibig sabihin niya. So, try natin. Refresh, then click tayo dito. Ayan. Tapos makita niyo ng buo. Ayan. So, nakikita niyo po ba? Yes, sir. So, ulitin ko na walang tayo ng yes, internet sir. Na naman at narinig ko. Tumanan, pagka na gano'n, sabi na mawala ng internet. So, ang gagawin natin dyan, ulitin ko ah. Ulitin ko. Napaliwanag ko na sa inyo kung ano to. Itong post and username, tama? Yes, sir. Ibig sabihin yan, ah, wait lang. Ano na yung mic na naka-open? So, ulitin ko. Kailangan yung input box name nyo is pareho dito sa table nyo. Pinapi nga lang natin yung kanina, finish natin para iwas error tayo. And then, ang sabi sa form, ang method ko is post. So, secured na. Ngayon, ang action ko is sasubmit ko kay add.php. So, pag-submit kay add.php, itong username, password, email, role, status is magiging ganito siya. O, yan, nilakihan ko na para makita nyo. Tandaan nyo, magiging ganyan siya. And then, after niya maging ganyan, so ibig sabihin kasi dyan, pag ito, ang nilagay natin kunyari dyan is 1, 2, 3, 4. Oh, late. Aurelio. So, pag naglagay ako ng 1, 2, 3, 4 na value dyan, is magiging 1, 2, 3, 4 din to. So, Ben, itong variable na username na to, variable username is equal to 1. So, kung ang password natin to, sabi nito, ang naghahawak dito ang password is equal to 2. Kaya ang technique dyan, ang pinaka-technique sa lahat dyan, kailangan itong username, paringgan nyo ako ang technique sa pagpo-program dyan. Pagdating sa form, kailangan yung name ng form nyo, kung username tong part na to, ang name ng input box ng username mo is parehas na parehas sa table ng TBL account mo o column ng TBL account mo. Kaya nga kinatipaste lang natin kanina kung napansin nyo eh. Ang sabi ko, ang pagpaprogram is more on copy-paste, logical thinking, analyzing, then bahala na kayo kung paano nyo susolusyonan yung gusto nyo gawin. Then yung password, kinapipaste din natin yan. Email, kinapipaste din natin. Kaya tignan nyo parehas-parehas. Walang example, ito A na malaki, walang ganon. Kasi kinapipaste lang natin yan. And after nyan, ang pagkatapos ng technique natin dyan na pagka-copy-paste lang from the table column ng table account. Ang next na gagawin natin sa form is, ang technique dyan is kailangan yung method natin is post. Ang isa pa sa technique dyan, ang action natin, pagpasa natin kay add, automatic, gagawa ka ng maraming ganito. At parehas rin sila at iparehas mo sa variable. So, kung ang pangalan ng table mo doon is ganito kaliliit, username, walang big letter, ganun din si variable. And also, ganun din itong nasa loob ng query mo. So, kaya kung mapapansin mo, pag dinouble click ko to, halos parehas-parehas sila.
Parehas to. Walang magbago. Walang big letter. Lahat small. So, ngayon din ko itong password. Parehas din itong pangalawa. So, pag itong pangatlo, parehas din. Itong role, parehas din. Itong status, parehas din. So, yun yung isa sa technique doon. Copy-paste. And kailangan, tukma yung table mo, yung column mo sa table, mga variable mo sa form, is tukma sa gagawin mong query. So, ngayon, gising pa naman kayo. So, ngayon, ang gagawin natin, refresh mo to, para ma-refresh yung ginawa natin dyan. Then, sabi niya, mag-redirect na siya sa add.php. Tandaan nyo, nasa form.php pa lang tayo. Then, mag-redirect siya sa add.php. Ipapasa niya daw yung value niya kay add.php. Then, ang tamang pagpasa dyan is ganito. Ito yan. Ito, ulitin ko. Tamang pagpasa dyan. Ganyan code. Ganyan yung code na yon. So, pinakita ko na sa inyo lahat-lahat. And then, save mo tong add na to para, syempre, para magbago ang code. Pag-refresh mo yun. Then, try natin mag, ano, ang pangalan naman susunod is Gowan. Gowan. Wala, basta. Then use din ang password mo. Gowan password. Gowan123. Ang email mo. gowan@gg.com. Enroll mo, admin. Status mo, active. So, try mo i-submit. So, data save. Kung mapapansin nyo, nag-success. Nagpunta sa add.php. Then, try natin i-click to, TPL account. And then, kung mapapansin nyo, pumasok na yung COAN, na username, password, email, role, and status. Kasi ganito yan, ha? Ulitin ko, ha? Yung tamang process niyan. Tamang process yan, ang ulitin ko. Simula tayo sa form. Ang method natin is post. So, secured na tayo. Ang action natin is... So, ulitin ko ulit. No, nawala lang tayo ng connection, pero nag-gets naman yung parting yon. Ulitin ko. So, try muna natin i-back to sa form. I-delete to lahat para di kayo malito. Tignan nyo, ah. Ulitin ko. Yung form natin, apat na beses ko na inulit ito, pang lima na to. So, yung form natin is kailangan pag may form sa una, may form sa dulo. And automatic, may method yan. Method is post. So, secured na tayo. Naka-post na siya. Naka-ano na yan. So, kung method natin post, ang action natin is add.php. So, sa add, so, ibig sabihin yan, ipapasa mo yung value ng name ng input box mo na username, password, email into add.php. So, ang isa sa technique dyan, ulitin ko, kung ano yung tamang itsura ng letra o pagkasunod-sunod ng table structure mo is yun din yung nasa input box mo, input name box. So, i-copy-paste mo lang to. Copy, paste, password, copy, paste. Kaya kung mapapansin mo, halos parehas na parehas. Para iwas error, ayun yung number one doon, para maging malinis, iwas error. Kung type natin, submit, ito yung button natin, common send, submit. So then, sasubmit mo. Kanino? Kay add. And then, pag-click mo ng add, o pag-click mo ng submit, total may laman na to. I-imagine natin may laman na pupunta siya kay add.php. So, paano ba mag-submit? Itong code na to is ibig sabihin yung laman ng username na sinubmit mo. So, yan yon, ito yon. And then, ang lagi nyong tatandaan, kailangan pare-pareho to. 1, 2, ito. Ito, pareho yan. Pareho din to. Kailangan pareho din to. Kung mapapansin nyo, walang pinagkaiba. Hindi ito yung username na may A dito, tapos A dito, eh dinagulo na. Although magsasuccess yan, kasi yung equal daw ng username mo from your table is equal to username A. So ano ba yung value ng username A mo?
is ang value ng username Aiko, yung pinasa ng form, ang pangalan ng username. Kaya kung hindi nilagyan ng A yan o et cetera na pampaarte, kailangan ang gusto ko is clarify lang, walang madumi na code. So kung mapapansin mo, pare-parehas sila. Pag kinilik ko to, tingnan mo, nag-highlight. Nag-highlight, highlight, highlight. Kasi pare-pareho. Saka lang nag-highlight yan pag pare-pareho. O password, pare-pareho. Pagkasunod-sunod, pare-pareho din. Para di kayo malilito. Then pantay-pantay. Yan, pantay. Pantay, pantay, pantay. And then, subukan natin. Yun, dyan pa ba kayo? So, subukan natin COVID. Username Kowan, password natin Kowan123, email natin kowan@pg.com, admin siya kunyari, and status niya is single, de active, and click mo yung submit, and then data save. So nagpunta siya sa add.php, kung mapapansin nyo, binasa niya na lahat-lahat. Try natin na refresh, i-click mo yung email account. So, kung mapapansin nyo, meron ng Kowan na username, Kowan na password, 123, and Kowan, gg.com, and admin, and active. So, tatanungin ko kayo kung gets nyo po ba. Yes, sir. Isa lang talaga naka-gets, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. Klaro na yung pagtuturo ko kung paano talaga, as in step by step, hindi na to refresh, parang bumalik ulit tayo sa PHP na unang pagtuturo. So, ito lang yung pinakamabilis na part o pinakamabilis na proseso kung paano ko maituturo ng Klaro. So, kung nagets nyo, tatanungin ko kayo. Kuya, siyempre, number one, Kuya Piljan. Yes, sir. Yes, paano yung unang proseso na mangyayari dyan? Kung ang una yung form, yeah, may paliwanag mo? Sir, kapag yung mga... Yes, yes, ulit, ulit. Pagka... mga nilalagay po sa loob ng form is mga input, kailangan po nakapost para hindi nakikita ng mga... Yes, tama. So, next, ano pa? And then, yung pag-create po ng, yung pag-connect po ng mismong mga ID or variable is kailangan din po na nakalagay doon sa, ano sir, sa... sa connection, sir. Ulit, ulit. Ng... Nag-lost connection na ulit. Nag-lost connection na ako, pasensya. Sir. Ulit. Yung answer, yung mga ID po nakalagay doon sa mismong form is dapat natin din po yung mga form, sir. Kung username, username din po dapat. Yes, tama. And then, so, kung nagets naman ni Kuya Pili dyan, alam ko yung ibig sabihin niya. So, ulitin ko ang tips sa programming dyan. Sa tuwing gagawa kayo ng form, yung variable o name ng input box nyo is pareho sa name ng table column nyo. May username ka doon, i-copy-paste mo yung pangalan ng username doon, kung ano yung pinangalan mo doon sa database mo, then i-copy-paste mo dyan. Para di kayo malito. And then, after onward, kung nagawa mo na yung gusto mong ilagay sana, kailangan post method tayo. And action, kung saan mo siya ilalagay. Kung saan mo siya ipupunta o saan mo siya isasubmit. So, pagdating naman dito sa query,
kailangan tandaan nyo is kung saan mo siya ipapasok sa TBL account. And then, kailangan kung ano rin yung pangalan doon sa database mo is yun din yung pangalan mo dito. Kung mapapansin nyo, from form to add is pare-pareho yung variable ko. Pare-pareho yung pangalan ko. So, kung napapansin nyo, yun yung isa sa technique doon. Kasi yung iba magulo. Hindi ko mag-gets kasi maraming pakeme-keme. So, sa babae tayo, tatanong. Sa babae tayo magtatanong. Si Maur? Andiyan ba si Maur? Sir. Gets? Gets? Yes, sir. Ilang percent? 90, 80. Nako, 95, tapos naging 80. Ika-clarify ko, ilang percent? Maur, ilang percent? Sir, 90. 90, nako, napakagaling yung 90 na yan. Eh kung sa'yo 90, kay Kuya Phil dyan, ilan? 90 lang din, sir. 90 din. Sige, tatanungin kita. Kung natanong ko si Kuya Phil dyan, tatanungin kita, Maur. Representative ng babae, ng mga programmer. So, tatanungin kita. Ulitin ko, paki ano yung proseso ulit? From the form to add. Sige, okay lang. Kahit may mali konti, nandito naman ako, iko-correct ko kayo. Hindi naman sabihin, pag mali ka, mapapayanan. No, hindi. Sabihin, pag mali ka, sabihin ko, hindi ka lang nakikinig. Eh, nasa online tayo, natural, malay mo, choppy, ganyan, etc. So, consideration tayo. So, malapit na tayo matapos yung klase, kaya ipaliwanag mo na from the form to add kung ano yung proseso. Sige, Maur? Pag sa form, dapat pare-pareho po yung variable para hindi malito. Yes, then, exactly. Sa table dun sa may admin, din, same din po lahat parang ganun, sir. Then, yes. Kung pwede po, hindi siya masyadong magulo, dapat pantay-pantay para mag-gets din po namin agad. So, nakuha ni Maur yung mga tips o mga ano sa tech o hindi to technical tips lang to pagdating sa programming para hindi kayo malito at hindi na kayo maguluhan. Hanggang ngayon ganito pa rin yung ginagawa ko. So wala na tayong time para sa update and delete, pero meron naman tayo sa notes diyan, yan na delete. So so madali na lang yan, update and delete. Kakayanin nyo na yan. And then, sige, magtitingin na ako kung sino yung mga tulog. Phil dyan, gising yan. Ordonyo, gising din yan. Si Kuya James, gising. Si Kuya Ron, gising yan. Si Butolis, sagopin yan. Si Kowan, nagsalita kanina yan. Si Yanga, Yanga. Olsen. Nuggets ba, Olsen? Sir. Nuggets mo ba? Sir. Yes, sir. Good. Si Aurelio, drop na yan. Ay, grabe lang. Ay, akala ko drop ka na eh. Kalimutan ko. Ay, gising ka pala. Kalimutan ko. Flores. Sir, nainig ka, sir. Goods. Nuggets? Somehow, yes, sir. Si Kuya Prince pala. Nuggets, Kuya Prince? Yes, sir. Yes, sir. Goods. Yung yes, sir mo parang lumagpas na ng 100%. So, Neil Christian, one. Sir. Pascual. Nako, ito yung natutulog lagi yata. Ito yung laging nahuli. Yung papasok lang tapos, ay, present na ako, sir. Okay na yun. Siya ba yun? Nako, siya nga, hindi ako narinig. Ako lang pala. So, gising naman si Aldrin. Joshua Mendoza, gets to. Wala lang mic. Na, alam kong gets siya ni Mendoza. At
tiwala rin ako dyan. So, Maynard, gets? Nako, tulog rin yata si Young Guas. Sir, dito ako. Nag-log ka kanina. Ah? Ay, nandiyan ka ba? Oo, sir. Nag-log ka kanina. Hindi, si ano, Young Guas. Young Guas. Wala. Nawala bigla si Young Guas, ah. San na ako? Si Maor, alam mo lang ikinig yan. So, itaas mo ang bandila ng mga babae na programmer. Stay yan. Stay yan po lang. May bandila ka rin naman eh. Si Ariola. Gising? Nako. Sir. Ay, yun. Gising. Nagets mo ba? Nagets mo ba? Sir. Yes, sir. Naku, mukhang dihado pa yung yes, sir. Mapatay tayo. Gets hindi. Gets hindi. Be honest lang. Kasi meron sakto man. Sakto lang, sir. Sakto lang. Sige, 50-50 yun. Ibig sabihin nun. Sir, pwede mahingi yung project na ginawa nyo ngayon lecture. Ayaw ko ah. Si Kowan lang yung di ko bibigyan. Lahat kayo bibigyan ko. So, kabilan. Kuya Marvin, nandiyan? Yes, sir. Good. Nuggets mo ba? Sakto lang, sir. Sakto lang. Para sa kaya, 50-50. Magkatabi pa kayo. 50-50. So, 100 na. Ay. So, si Kuya Prince, hindi ko na kailangan tanungin yan. Lagpas na ng 100% yan. Hindi naman, sir. So, Gerald, Diego? Diego? Sir. Nuggets ba, nuggets? Sakto lang, sir. Sakto lang, nako. 150 na. So, Dante Casareno. Kuya Dante? Ako lang ba na, nawalan ako ng internet ulit? Wala. Hindi. Ay, hindi. Hindi, sir. Dante Casareno. Ay, nagpapa-beauty pa siguro to si Kuya Dante. Sige. Jerome? Alejandro? Alejandro? Yes, sir. Naiintindihan po. Ilang percent? Almost the same, sir. Ay, anong almost the same? Sa 50 or sa 90? Nag-gets ko naman yung pagkasunod-sunod, sir. Pero ay, yung sa mga tawag lang sa mga tables, ganun. Medyo okay. Nalilito lang. Sige, sige, sige. So, sa mga nalilito, meron tayong video. Ulitin nyo 10 beses. Posible hindi kayo maging programmer ng ad update delete dyan. 10 beses, imposible yun, promise. Sir, saan po pala ano, ma-download yung well, yung videos ko? Ay, tayo, mga third year, meron akong ginawang Google Drive. So, doon yung makikita lahat ng video tutorial natin. Ilalagay ko doon lahat ng, example, itong file na to. Itong file na to, meron yan doon. And meron sa Google Drive natin, makikita nyo yan doon. Hindi si save ko yun mamaya konti, siguro. Siyempre, kakain muna tayo. JR. Naku, tulog na naman to si JR. Sir. Ay. Sige, Edison. Naku, mukha natutulog rin niya to si Edison. Sir. Akala ko tulog eh. Nagluluto ako eh. Ay, nagluluto. Sige. Ano lang mo? Hindi lang na sir, mga 40%. Ganun. Ay, 40%. 50 plus 50 plus 50. So, meron na tayo 190. So, Darren Dave Oliveros. So, gets? So, gaano ka, ano na gets mo? A percentage, percentage. Yes? Halos lahat, so. Halos lahat. Goods to. So, Darren Dave Oliveros. Although, late ka pumasok. Wala ka sa, meron ka man sa GC, kaso hindi ka lang na-update. So, so, eh, total, mukhang meron ka naman yata ang skill pagdating sa pagpo-program. So, ituloy-tuloy lang na, so, ituloy-tuloy lang natin yung goods yan. Eh, isa ka sa magtatayo ng bandera ng mga lalaki na programmer dito sa section nyo. So, goods ba yan? Sige, sir. Tuloy-tuloy lang natin. Next na topic ko, kailangan lahat nakasunod na. Aurelio, drop na talaga to eh.
So si Abi ka naman, sir. Ay grabe ba, sige garon. Nami-miss mo lang yata ako eh. Hindi yata nami-miss eh. Sige, si ano, Jejo Gudsian. Nag-guess mo ba, Jejo, pala? Ulitin ko. Oh, sir. Goods. JV Escabal. Nako. JV Escabal. Si Castillo. Sir, dito, sir. Ayun, yun ba? Si Castillo. 55%. Meron na tayong 245. So, si Isla. Isla. Diyan ba si Isla o nawalan lang ulit ako ng internet? So, meron na tayong 245%. Hindi nakakaalam. Siyempre, alamin nyo yung 50% of 65% na yun sa video na i-upload ko. Isla. Sir. Nuggets. O, nagluluto ka rin. Sir, swak lang po. Hindi kasampay ka ngayon? Sir? Nagsasampay ka ngayon? Sir, hindi po. Ay, hindi. Nag-aalaga po ng ano, baby kanina, kaya medyo sana all, may baby, hindi ko po napakinggan sana po all. Yung iba. Sige, sige, sige. Pamangkin. Ay, pamangkin. Sir, gawa ka na kasi ah. Masama. Sama pa yan. Louie Miku. Ulitin ko na lang po yung video kapag. Ah, sige po. No problem. Miku. Gets? Sir. Gets? Sakto lang, sir. Oh, mukhang sakto na yan. Mukhang 30 atang gets ko. Sir. Imam. 60 naman, sir. Ay, 60 naman. Imam, are you still there, Imam? Sakto lang, sir. Sakto lang. Good. So, si Andres. Hola, Andres. Sir! Gets? Sir, sakto lang. Sakto lang. So, sa mga sakto lang, 50-50, 60-40, 45-55, 45-55, ulitin nyo yung video. Then, the otherwise, pwede nyo rin ulitin yung video para mas magets nyo lalo. Ibibigay ko to. Yan. Ibibigay ko rin yung database ko. Ito, yung database ng practice area. Ito, query, saan ba dito na yun? Wala. So, operation. Then, ibibigay ko sa inyo to. Ito pala, export. Ignore all. Then, ibibigay ko sa inyo tong database na to. Ito. Ibibigay ko rin sa inyo yung video. Ibibigay ko rin sa inyo to. So, lahat na nabigay ko rin sa inyo. Then, at natos nandito na yung advance. Yan, hindi pa natin natalakay ito. So, wait lang, nalito na ako. So, lahat binigay ko na. So, posible hindi nyo pa masundan naman. Sir, hingi po ako ng database ng connection. Ang hindi lang makakatanggap dito, si Aurelio lang. So, tapos si Kowan, hindi rin makakatanggap yan. So, grabe talaga, sir. Miss ko. Wala daw ka talaga, sir. So, yun lang. So, sa mga future programmers natin dyan, and especially sa babae, and sa lalaki, mukhang madami naman, and sa babae, dapat meron kayong representative, mga babae, hindi lang puro sa lalaki. Siyempre, para naman hindi nyo masabi na lalaki lang marunong program. Pati babae, marunong yan. So, pare-pares lang tayo, pantay-pantay lang tayo. So, yun lang. Kung may tanong, pwede magtanong muna saglit. Sir, yung grupo namin, sir, sa product installment management, sir. As one kami dun, sir, di ba? No, ayoko. Madali na lang yung product installment. Madali na lang yung product installment. Gagamitan lang natin ng brainstorming.
So pagkatapos nun, okay na. Sa hotel management system, halos nag-gets nga nila eh. Pati sa boating, meron na sila. Product installment, mag-schedule ako ng date ng pang-ano natin. Na ano natin ang pala ito, meeting natin. So may isang tanong na saan po ulit pwede i-DL sir? Biglang harurot kasi yung motor sa tabi ng bayan namin. So pag sabihan mo yung marurot na yan, kunin mo yung plate number akong bala. And then, sa, ano, us? So sa Google Drive, ibibigay ko ulit sa inyo yung link ng Google Drive sa GC natin. Doon nyo makikita lahat ng discussion natin, pati yung sa voting system natin, hotel management system natin, pati yung docu na ginawa ko doon, yung nakita nyo, nalagay ko yung problema doon, yung mga feature na pwede natin idagdag, explanation, kompleto yun doon. Ang hindi ko nalang nalalagay yung product installment kasi hindi pa kami nagme-meeting. Ito yung first meeting natin pagdating sa programming, ilalagay ko rin yun doon, kaya walang problema. So, kung may tanong pa, pwede pa magtanong. So, kung wala na, pwede na tayong kumain. And maraming salamat sa oras nyo. And thank you very much. Ulit, and goodbye.